Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Tila di umanudawit nga na naman si First Lady Liza Marcos sa pag-angkat di umano ng mga smuggling sa Asükäl. Tila ito nga ang matinding ibinulgar ni Madam Maharlika sa kanyang panayam. Dagdag pa nga ng isang netizen, sige lang po Idol Maharlika, ituloy niyo po yung mga nalalaman niyong mga katiwalian sa gobyerno. Sa tingin ko, hindi magigising itong mga namumuno sa atin dahil bangag sila sa kapangyarihan. Pero tandaan nila, hindi natutulog ang Diyos, may hangganan din yung mga kasamaan nila. Wait lang po tayo madam at darating din yung tinatawag nating bad karma sa buhay nila. Maraming salamat po sa Panginoon. Dapat hanggat maaga pa, supili na para hindi lalumala ang mga drug lord, smugglers. Magtulungan tayo sa 31 million, ipakulong yung mga nagkasala. Grabe talaga pala itong si Liza Araneta. Kaya correct ka, Miss Maharlika Channel. Ibulgar mong lahat. Grabe, maawa naman kayo sa taong Pinas. Personally, anong klaseng FL? Tila sadyang sinisira si President Bongbong Marcos. In particular, and the whole Philippines in general. So sad, friends. Sana lang po kung talagang sangkot ang First Lady Liza Marcos, makasuhan na yan. Kung may ebidensya na matibay, wala pong mangyayari kung dito lang sa social media tayo magsasalita ng laban sa kanila. Hindi po yan tatanggapin ng hukuman. Mas malala pa pala si First Lady Liza kesa kay Cory Aquino. President Bongbong Marcos, gumising ka na po. Maawa ka sa mamamayang Pilipino na bumoto sa'yo nung nakaraang election. Well, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Kasi nga, yung mga importer at ang mga smuggler, pinoprotektahan ng Malacanang at business partner ng kanyang Mrs. President. Kasi ang ganda pakinggan eh, ang mga salita na matalinhaga, akala mo, pag isa na buhay mo ito, napakaganda talaga. Kasi sabi niya, determinado tayong maging pangunahing, you know, exporter ang ating bansa. Paano tayo maging exporter? Ultimong asin in-import natin. Paano tayo maging tanyag, first gentleman na maging exporter kung papayagan mo lang na hindi ituloy ang hearing dyan sa Kongreso at Senado na ang iyong asawa at ang iyong bayaw ay ka-business partner ng di umanong smuggler na si Michael Ma. So ibig sabihin, protector ka, protector kayo o nakikinabang ang inyong pamilya. So ito yung mga matalinhagang salita na madali lang to ilabas sa media, madali lang to ilabas sa ilong. Pero ang totoo, behind the scene, under the kulambo, under the bed, di ba? Ang ginagawa ninyo, behind the camera, ay pinoprotektahan ninyo, particularly itong Michael Ma at isang another Michael Scholar na binigyan nyo na naman, okay? Binigyan nyo na naman ng laya na mag, actually it's smuggling dahil based sa ano natin kagabi, report natin, import sila, nagbagsak sila ng Asükäl dyan sa Batangas nang walang karampatang permit o illegal ang transaksyon. So magaling lang kasi kayo magsalita, you know, ibabangon natin. Alam mo, yung mga OFW, naku, sila ang bayani ng ating bayan. Tutututsu, bagong bayani. Yung mga alagaan natin, yung ating mga mamamayan, ang ating magsasaka. Pero hanggat hindi mo kinukundi na first gentleman, ito mga sagot sa smuggling at tilang magbingi-bingihan ka, lahat ng mga sinasabi mo ay walang kwenta. Okay, mga hitad dyan na nag-aalboroto na. You know, it's so sad. Sabi nga natin, nagpapaniwala tayo. Akala natin siya na ang magbangon muli. Pero yung pala ay takot sa kanyang jowa.
Okay. Hi, Doris. Si Bedo, your content is very informative. Good job for the Filipino and the country. Na malasakit mo, sabi ni Doris Acevedo. Thank you, Palanga. Kasi alam mo, ang gobyerno ngayon ay instead of gumawa sila ng tama, nag-spend pa sila ng pera para mag-disseminate ng umatake sa mga taong nagsasabi ng katotohanan. Like me, isang taong kasama nila na ipinaglaban sila even before the election. Alam nila yan. Ipinaglaban natin even yung sinasabi nilang dinaya si BBM ni Lenny Robredo, pero ngayon, tignan mo, tahimik. Nasaan na ang pakikipaglaban sa Smartmatic? Tikom ang bibig ng COMELEC, tikom ang bibig ni Lisa, tikom ang bibig ni BBM. Kasi what? Maaring nakipagsabuatan sa Smartmatic. Maaring nakipagsabuatan. I hope Attorney Glenn Chang will speak up very soon. And may mga, you know, may mga cryptic posts dyan. So dito natin makikita na akala natin yung pinaglalaban nating gobyerno ay para sa Pilipino, pero protector pala ng lahat ng kasamaan. Kasi recently nga yung issue dyan na gusto rin imbestigahan nitong Senado patungkol dito pa again sa smuggling na before pa na i-release ang Sugar Order Number 6. Remember that pa lang ga? Sugar Order Number 6 ay may pinabagsak na smuggled sugar. At sino ang sino ang mga sangkot dito? Eh di mga amiga nila. Amiga ni Lisa, yung mga scholar. Dahil mayroon ako nakausap yesterday, okay, nakasama din pala yan ang mga scholar, not only Michael scholar. Imagine mo, lahat yata ng Michael. I'm sorry doon sa ibang Michael na matino. Ano? Mary Vic Tanjama, hello palangga. Michael scholar, okay? Na binigyan tangi na hindi na dumaan sa tamang proseso para maging isa sa importer ng sugar, but before pa na approve ang sugar opener money, BBM ang sugar number 6 ay nag-consign na, nagbagsak na ng consignee na sila nitong smuggled sugar na based sa report mismo nitong yung mga batitino diyan sa Bureau of Customs ay walang karampatang permit. So ibig sabihin noon, kaibigan sila ni Lisa, kaibigan ni BBM ni Lisa, ang mga scholar, hindi pa ba malinaw sa sikat ng araw na pinapayagan nila ang kanilang mga amiga, kaibigan, na lapastanganin ang batas. Protektahan ng Malacanang ang mga taong gusto nila. Walang kasing kapal ang mukha nitong si Mrs. President. Dahil unang-una pa lang, noong pinaputok nila yung issue kay Vic Rodriguez na, you know, kinangsangkapan niya si Taning para sabihin sa taong bayan na conflict of interest dahil itinalaga ni Vic Rodriguez si Pastrana dyan sa Philippine Ports Authority. Yung pala, the reason why, ngayon malinaw na sa inyo, na kaya dinikdik ni Lisa at ni Taning at ni Tuning para sirain si Vic Rodriguez sa mata ng bayan ay dahil si Vic Rodriguez ay sagabal sa smuggling activities nila. Malinaw pa sa sikat ng araw yan. Imagine nyo, anong sabi natin, sino ang nagbigay ng official document kay Taning at Tuning? Nagyabang pa yung dalawang yan. Wala nang iba kundi si babaeng ahas ng Malacanang. Diba? Siya ay salot sa bayang ito. Salot sa 100 something million Filipinos na umaasang babangon muli dahil siya ang nagpapatakbo sa ating bayan. Dahil si BBM ay sunod-sunuran sa ilalim ng palda ni Lisa. Yan ang katotohanan at alam yan ng mga circle nila. Diba? At kapag ikaw, ulitin natin, kapag ikaw ay, may nakausap din ako kahapon na kaibigan ng First Family, nakakaloka, sabi sa akin, ito talaga exact word, oh. Miss Maharlika, open secret naman yung pulburon sa kanila. It's part of their socialization. Sabi ko, really? Diba? Really open secret yung pagpupulburon? It's really open secret. Pero sabi ko naman, once gumagamit ka o sumisingot ka ng pulburon, ibig sabihin yung mind mo hindi na nagpa-function para sa tama. Okay lang yon. So, bakit pa natin uhulihin yung mga sumisingot ng ibang sinisingot dyan? Eh, di pabahayin na natin sa Pilipinas. Let's welcome them. Wala nang batas. Kasi kung ang rationale ninyo o reasoning ninyo na okay lang, kasi nakakapag-function naman siya as president o Mr. First Gentleman. Hindi ka nakakapag-function eh. Pinoprotektahan nga ang mga smugglers.
pinoprotektahan nga ang mga hoarders. Sinasabi nga ni First Gentleman na okay lang, the hoarding is part of the business. Can you freaking believe that? Na okay lang? Kailangan natin ipaulit-ulit sa inyo kasi ito yung gusto nilang pagtakpan. Gusto nilang tunawin ang issue na to. Gusto nilang kalimutan natin si Michael Ma. Gusto nilang kalimutan yung 11 na sangkot, okay, sa smuggling. Kundi yung ipinupush na nila itong si Leia Cruz. Diba? First Gentleman. Ngayon papalabasin ninyo, kunyari, gusto natin maging number one exporter tayo. Exporter ng alin? Exporter ng OFW? Exporter ng mga domestic helpers na pagdating sa ibang bayan, binubugbog, kinakawawa, kinikitil ang buhay. Tapos anong gagawin ninyo? Diba? Wala naman kayong pagmamahal sa bayan. Yan ang totoo. Akala ko kasi during, well, even before the campaign, eh may pagmamahal kayo sa bayan. Yung pala, ginamit nyo lang. Yung tao, ginamit nyo lang ang slogan na ibangon muli. Pero binabangon nyo yung mga smugglers, yung mga walang hiya. Like this, mga palangga. Ito nakaka-alarma kasi recently, nagsalita itong si, maganda naman ito, di ba? Merong kinitil ang buhay na si Governor Roel Digamo ng Negros Oriental. Alright? I don't know kung may atraso ba siya, pero based dun sa nabasa natin, mukhang planado yung pag-assassinate sa kanya, pagkitil ng buhay. I don't know kung sinong, I don't know him. I don't know this person. Pero dun ako magbe-base sa statement ni First Gentleman na sabi niya, I condemn in the strongest possible terms the assassination of sitting governor, government Roel Digamo of Negros Oriental. Sabi niya, my government will not rest until we have brought the perpetrators of this dastardly and heinous crime to justice. Sana ganun ka din. First Gentleman, dapat ganito din yung power ng words mo. Although script lang naman ito, di ba? Hindi naman ikaw nag-isip nito. Baring si Ahas o yung mga kapaligid mo dyan. Ito yung hinihingi nating tapang o balls, kung talagang may balls ka, dun sa mga smugglers na business partner ng asawa mo at ng bayaw mo. Oh, bakit wala kang pronouncement? Bakit di mo kinukundi ng smuggling? Kinukundi na mo ito dahil friend mo ito, dahil supporter ng unit team, itong si Digamo. Well, rest in peace and I'm sorry for the family. I don't know you guys. But ang point dito is, sabi ni First Gentleman, my government will not rest until we have brought the perpetrators of this dastardly and heinous crime to justice. Bakit hindi ka nag-speak up noong may mga kinapkapan o ninanakawan dyan sa airport? May nagnakaw ng relo. Wala, bakit tahimik ka? Pinipili mo lang kung sinong bet mo. Sinong bet mo na iko-condemn mo? Itong smuggling. Sinisira ang kinabukasan ng mga farmers. Hindi tayo magiging number one exporter kung hindi ka magsasalita about sa smuggling. Bakit? Dahil ba, well, malinaw sa sikat ng araw, mga palangga, the business partner ni Lisa, ni Martin Araneta, at ni kasama dyan si Franz, kasama ba dyan si well, marami pang iba, mga undersecretaries niya, na business partner nila, itong pinapatawag na smuggler, yung pronouncement na smuggler na yan, ulitin ko, hindi yan nanggaling sa akin. Nanggaling mismo yan sa Kongreso, sa kay Swansing. Ineko lang natin. Eh bakit? After that, nang binukelya natin na business partner, ang jowa ni BBM, well, hindi naman yan forever mo, di ba? May lumalabas na ang forever daw ni BBM, si Claudia, no? Another C. Baka umikot ang tumbong ni Lisa. Baka alam niya naman yan. Di ba? First Gentleman, balikan mo na kasi yung forever mo. Eh, di ba, sukang-suka ka naman dyan sa ano? Paghahawak ng jet log mo. Sukang-suka ka na eh. Eh, wala eh. Medyo nakis kayo. What do you expect? Pero if I were you, follow your heart, darling. Well, how can you follow your heart? Hindi mo nga ma-follow yung emotion ng tao para ibangon muli. So definitely, eh, baka hanggang pangarap ka na lang sa forever mo. Ba? Panawagan dyan kay Miss C. It's not Claudia. Another C. Alam niya yan. Gusto niya ba? Pasabugin natin ang bonggang-bongga. Huwag na ngayon. Kahit pa paano may tira natin ang konting alas natin. Ngayon, sabi mo pa dito. Sabi pa ni
First gentleman, I am warning all those involved in this killing. You can run, but you cannot hide. We will find you if you surrender now. It will be your best option. Ito yung magandang pronouncement sa smuggling, pero bakit ang hirap? Ito yung magandang pronouncement, yung magandang litanya sa mga drug lords. Pero bakit ang hirap sabihin? You know what? Napakasimple lang naman ng lohika nito mga palangga. Kapag protector ka o part ka o kaibigan mo na hindi mo kayang talisurin ma, ang hirap ibugayan. Kasi masasaktan yung kaibigan mo, masasaktan yung bayaw mo na nakalagay mismo yan. Ulit-ulitin ko, ewan ko dito kay Lola Clarita, nakalagay mismo yan, Clarita Carlos, sa kanyang Intel report. At alam din niya ng National Security Advisor Department, yung Intel report na yan. Diba sinabi ko na sa inyo, after na magpasa si Clarita Carlos ng Intel report, dahil sa ano na yon, binasa ko na sa inyo yan eh. Yung tungkol sa pagkasangkot ng first family, bayaw, mismo, from Vice President. Ah, ligwa ka, di ba, Clarita? Hindi ka na nga binigyan ng due process. Pinangakuan ka ni Martin Romualdez na bibigyan ka dyan ng trabaho sa Kongreso. Hanggang ngayon, wala pa. Di ba? Na may sweldo o may allowance. Di ba sinabi ko na sa inyo na sinabi mismo ni Clarita na binigyan siya ng generous allowance dun sa letter niya ni Babaeng Ahas. So ano pa ginagawa ng Pilipino ngayon? Eh di buksan niyo yung mga mata ninyo. Ginagago tayo ng gobyernong ito na akala ko ito yung magbabangon sa atin. Dinadaan tayo dito sa mga pa-post-post na ganyan. Ang galing magsalita na I'm a warning all those involved in this killing. You can run but you cannot hide. I-address mo yan sa mga smugglers. I-address mo yan dyan sa mga kaibigan mo. O, di ba? Mga kaibigan ninyo, sangkot lahat. Binibigyan nyo ng power. I mean, asa na? Gusto nilang patayin yung issue, mga palangga. Imagine mo the nickel ore, the millions and millions of pesos, billions pa. Nakita nyo ang, NTC, remember that? A few months ago. Pinatay din nila yan sa Kongreso. NTC na nag-download ng 4 billion sa DICT. Diba? Naalala niyo yun? Ang DICT pala DICT nag-download ng 4 billion papunta sa MMDA dyan sa digital infra na yan. Ano na nangyari doon? Kung natatandaan ninyo, diba? During the time, panando doon pa si Abalos. Pero kahit na wala na si Abalos, nakikialam pa rin siya sa mga isyong yun kasi sila-sila lang mga palangga. Sila-sila nakikinabang, kawawa mga Pilipino. Kawawa kayo. Kawawa kayong naiwan sa Pilipinas. So kayo ay magbulag-bulagan. Ginagawa lang kayo ng mga drama-drama, papost-post dyan sa Facebook ni BBM. Pero ang totoo, hindi naman siya yan. Alam na alam ko yan dahil ako mismo ang nagbibigay ng script sa kanya sa Q&A. O sila mismo ang nagbibigay. Miss Maharlika, tanungin mo to kay BBM. I said sorry about that. But that's the truth. So ano mangyayari dito? Hi, Lakay Fred, how are you? Sir Zoro, how are you? Bangungot. Okay? Neng Traspe, bongbong bangungot. Inupuan mo ang DA dahil asaw mo bayaw. Yeah. Kaya inupuan ni BBM yan para protektahan ng what? Saan ka nakakita? Parang ano yata yan eh. Pang Guinness Book of Record na ang presidente ay inupuan ng isang sangay ng gobyerno-like Department of Agriculture o agriculture. Kasi may paproteksyonan. The reason why ba? Kung bakit si Vic Rodriguez, hindi, obvious naman si Vic Rodriguez ay pinonterya ni Taning. Kung totoosin, no? Pag binalikan mo, ang issue nila kay Vic Rodriguez, nag-appoint daw ng connected sa wife niya, you know, relationship connected, kaibigan o kamag-anak. Kung totoosin yung tao, wala pang ginagawang yung in-appoint, wala pang ginagawa, hindi pa nga nag-assume si BBM noon eh. Wala pa yun, hindi pa siya nakaupo. Wala pang ginagawang katiwalian, pero sinira na ni Liza, ni Taning at ni Tuning. Diba? Kasi funded yung mga yan eh. Liza, tumigil ka na nga. Sinungaling ka pa eh. Tangay, nakala ko pa na matino ka. Sisira ka pala sa Pilipino. O ito, mga palangga,
Alam mo si Lisa, karumal-dumal ang ginagawa sa bayan. At isinusuka din naman ni Senator Amy at para sila nagsusukahan sa isa't isa. And I hope Senator Amy will speak up para sa bayan. Not only to protect her family, but to protect the Filipino people. Diba? O, oh, diba Lisa? Umamin ka na. Ikaw ang nasusunod dyan eh. Ikaw ang nasusunod, ikaw ang nagpabulyaw-bulyaw dyan. Akala mo, ikaw ang binoto ng bayan. Dahil ba ikaw ang pinakamahirap sa Araneta, ngayon ikay babangon muli at kakamkamin ang pera ng bayan? Day, isa lang ang buhay ng tao. Tignan mo itsura mo sa kakabisyo mo. Kaka-edit. Tignan, bago ka to ni Vic Rodriguez, oh, masaktan na ang masaktan. Ito, pakita ko sa inyo, may nag-send sa akin. Oh, ayan, Day, oh. Tignan mo yung picture. Ay, may, ito, natawa ako dito. Ma'am, sabi ganun, mahaba pa yung kamay ni Lisa. Eto, post natin. Naloka lang ako. Tignan natin dito. Ito kasi kayo eh. Send kasi kayong send ng lead, ng picture. Ayan. Ma'am, sobrang editing. Sabi niya, tignan mo, hinila na naman yung katawan ni Lisa. Ang kamay niya sobrang haba. Napansin ko nga. Yung kamay ni Lisa hanggang tuhod na yata ni BBM. Diba? Masyadong edited. You know, it's okay. Kaligayahan mo yan. Mag-edit ka. Pahabain mo yung kamay mo. Pero huwag mo lang pahabain yung kamay mo para lingkisin ang Pilipino. At ang kapal na mukha mo, sobrang kapal na akala ko para ka sa Pilipino, yung pala, puro ka kasinungalingan, gagamitin mo si taning, pag-aaralin mo, sa ngalan ng pera ng bayan, yung mga ganyang klaseng pag-uugali, demonyo lang ang pwedeng gumawa niyan. At kasuklam-suklam sa Pilipino, puro ka pa-party, puro pa-wine, pa-alak dyan sa loob ng Malacanang. Pero ang mga tao humihiyaw. Right? Eto, basahin ko ng post ni Vic Rodriguez, mga palangga. Recently, 21 years ago, mayroon kasing ex-PAG Corps na nahatulan na guilty sa graft and corruption for misusing funds. Sabi ni Vic, batayin natin. Magsilbing babala ito sa mga kasalukuyang tiwali sa pamahalaan. For sure, marami nalalaman si Vic. Dati siyang executive secretary. Kami ay matyagang nagmamasid. True. Kasama tayo. Kasama kami, mga palangga. Nagmamasid. Kami, sabi niya, aabutin rin kayo ng mahabang kamay ng ating batas. Kaya nga pinakita ko yung mga habang kamay ni Ahas. Okay? Mahabang kamay kung saan nakakarating yan. Lahat pinakikialaman. Kung merong Marites, siya ang pinakamarites sa Pilipinas. Siya ang pambansang Marites. Okay? Dahil pati buhay ng may buhay, pinakikialaman niya. That's true. Sabi ni Vic, ngayong araw ay isang dating mataas na opisyal ng gobyerno ang nahatulan ng paggabilanggo dahil sa korupsyon. Huwag sa laulain ang pinaghirapan naming 31 million na umasa at nagtiwala. Kami ay nagbabantay. May pahaging to. And I hope Attorney Vic will speak up very soon. Bukelya mo na yan. Kasamahan ka namin, believe me. Mananaig ang katotohanan. Sampo si Attorney Glenn Chong, meron din siyang cryptic post eh. Sama nyo na para manginig ang tumbong ni Ahas. And I think BBM, wala siyang pakialam sa pangalan ng pamilya niyang Marcos siguro. Kasi under the saya eh. Sunod-sunuran. Imagine mo lahat ng posisyon. Si Lisa ang lahat, ang may akda. Diba? Siya lahat ang may akda. So panggagago yan sa Pilipino. Yan po ay isang, sabi ko nga, betrayal of public trust. Sino ba binoto nyo? Si Lisa o itong si Hitad? Ay, si Lisa. Si First Gentleman o si Mrs. President? So, ilang taon pa? 5 taon? Papayag ba kayo? 5 taon kayong gagaguhin? Nagwawagayway ang bandila ng Araneta dahil nahawakan nila ang smuggling, mga kaibigan nila ang smugglers. Nag-a-appoint sila na mga taong kahit bagman. Well, I think yung appoint nila yung kapareho nilang mga gumagawa ng tiwali sa bayan. I don't think na, well, siguro may mga ilan-ilan. Hindi sila mag-a-appoint ng taong matino. Kasi ang gusto nilang i-appoint siguro yung mga taong mag-aayon sa kanilang kawalang hiyaan sa bayan. Sige nga. Kung talagang may pagmamahal si First Gentleman sa Pilipino, hinahamon ko siya. Sabi ng iba, oh, mapapagod ka lang sa kadadaldal, Maharlika, hindi nakikinig si BBM. Nakikinig sila.
Pero kaya nga sila may mga troll eh. May troll farm sila. Kaya nga sila nagsispend even sa mainstream media. Diba? Para patahimikin tayo even sa Facebook. Para hindi na tayo, isa-shadow ban tayo. Kasi ayaw nila marinig yung bunganga ko, bunganga ninyo na nagsasabi ng katotohanan. Kasi gusto nila lahat papuri. Look at the mainstream media now. Nakita ba kayo may bumabakbak sa ano sa Palmilang Marcos? Wala. Look at Marohas, nakamag-anak niya. E number one yan, nagdadadakdak dati ng panahon ni Duterte. Dahil ang pinaglalaban nila daw para sa kaluwanan ng bayan. What happened to Lenny? What happened to the other Dilawans? May nakita ba kayo? May ilan-ilan siguro. So far, wala akong nakitang diehard ngayon. Na bumubugbog. Okay, dito sa isyong smuggling na ito, hoarding na ito. Wala. Kasi, nag-joint force na sila. Nagsama-sama na silang muli. Sino kawawa? Kayo na mga Pilipino. Like right now, yung tungkol dito sa modernization ng jeepney, ano bang take nyo doon, mga palangga? Zorro, mainstream media, idol nila si Magellan. O, diba? Yes. Ano ang take nyo sa modernization of jeepney? Ako, pabor ako sa modernization. Pero dapat, dahan-dahan lang. Diba? Yung mga jeepney talaga na bulok-bulok na, 'di ba? Yun talagang dapat hindi na tumakbo yun kung talagang bulok-bulok na. 'Di ba meron namang I don't know, yearly test ng mga tambucho o ng mga parts nila. 'Di ba meron yan sa LTO? Dapat yun na lang paigtingin nila yung pagti-test ng mga sasakyan kung ito ba ay pwede pang tumakbo or ganyan. Hindi bibiglain nila ang mga jeepney drivers. Kawawa naman, doon lang sila umaasa. Maganda yung modernization. Pero, instead na dito sa smuggling na ito, pinagbibigyan nyo, first gentleman, ang inyong mga amigo at amiga, ito yung perang nakukuha ninyo. Bakit hindi natin ilaan dito sa mga jeepney drivers? E billion-billion yan eh. Imbes na yung mga amigo at amiga nyong kumita, edi ilaan na natin, bigyan natin ng ayuda o pautang na tama itong mga jeepney drivers. Kasi ang nabasa ko, ang modernization, idadaan sa kooperatiba, magbabayad sila ng membership fee na 50,000 pesos. Gaano kalaki yan sa isang mga jeep, sa isang jeepney driver? 50,000 pesos, that's a lot of money sa mga hikahos na jeepney driver. Magkano daw yung value ng modernization vehicle o modern vehicle? 2.5 million. 'Di ba? Paano makaka-afford 'yan? Pwede yung pautangin ng gobyerno, wag yun pwedeng interest, konting-konti lang yung interest. Pero ang gusto kong sabihin, bago nyo sana i-modernize ang ating jeepneys, i-modernize nyo muna, 'di ba? Bago nyo i-phase out yung mga bulok na jeepney, i-phase out nyo muna yung mga mukha nyo. 'Di ba? Close the door, darling. Faster, kasi narinig yung nga bells ko. 'Di ba? Diba? So bago niya i-face out, itong mga bulok na sasakyan, i-face out niya muna, bongit. Unang-una mo i-face out yung asawa mong pakialamera. At hindi naman binoto ng bayan at nakikialam sa lahat ng posisyon at pinapanigan pa ang niyang kapatid at ang mga smugglers. Paulit-ulit ako dito sa smuggling na ito. Kasi hanggat hindi nila pinapatawag ang mga sangkot sa smuggling, paulit-ulit din tayo magdadakdak dito. Kasi ito yung gusto nila, ipatayin ang issue. Huwag nang pag-usapan, move on na. Habang nag-move on, kunyari sila, nag-enjoy sila sa billions of billions of pesos. Syunga ka na lang na hindi mo nakikita na hindi protektor ang gobyernong ito sa mga tiwali. Well, mga kababayan, makikita nga natin kung paano nga binulgar ni Miss Maharlika si First Lady Liza Marcos na tila haharangin na naman ang mga asukal kasama nga ang mga smuggler, tila gustong pataasin pa ang mga pabilihin sa bansang Pilipinas. Dito nga natin makikita na meron na silang kapangyarihan, meron na silang pera, ngunit tila sadyang buhaya sila. Gusto nilang ibulsa at kurapin ang bansang Pilipinas. Tila hindi pa sila nakokontento sa kanilang kayamanan. Kaya naman, ipakita nga natin ang ating suporta kay Madam Maharlika at kay Vic Rodriguez na tila hinaharangan nga si First Lady Liza Marcos dahil ito ang nagiging hadlang sa kanya
Well, ano ang inyong mga opinyon, mga kababayan? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan. Maraming salamat!